Eh parang natutuwa pa kayo na mawawala yung mga programa na nagbibigay ng saya tulong. Sana hindi ganun, di ba? Ako naman. For today's video, mensahe ni Willie Revillame sa mga bumabatikos ngayon sa All TV Trending. Samot-sari ang komento ng mga netizens sa inilabas na mensahe ni Willie tungkol sa balitang magtatapos na ang ilang programa ng All TV. Dahil hirap ang network makakuha ng sponsor at hindi din daw umuusad ang ratings. Ilang show nito ang sinasabing nag-last day taping na din. Sa kanyang programa na Wowowin nitong Sabado, hindi napigilan ni Kuya Will ang maglabas ng kanyang saloobin sa mga nababasa at naririnig niya sa social media. May lumalabas kasi ngayon na mga programa sa All TV mawawala. Eh parang natutuwa pa kayo na mawawala yung mga programa na nagbibigay ng saya tulong. Sana hindi ganun, di ba? Tungkol nga ito sa mga comments ng netizens na nagpapahayag ng kasiyahan sa desisyon ng network na pansamantalang magpaalam muna sa ere ang ilang programa ng network, kabilang na nga dito ang Wowowin. Sana yan, ipagdasal nyo kami, maging successful to para maraming mga istasyon na maraming magawa. Marami kayong madinig ng kabutihan, di ba? Set aside yung politika. Marami pa kayong dapat na malaman sa katotohanan. It's about the frequency, kung alam nyo lang ang totoo. Anya nga ni Kuya Will. Ipagdasal sila at iset aside ang politika. Ito nga ang nagpa-trigger sa mga hinaing ng mga netizens. Ilan nga sa mga komento sa SOCMED. Kuya Will is asking for prayers so that All TV can provide more jobs to more people. But he was silent when the workers of ABS-CBN were pleading for support. Ito pa ang ilan sa mga hinaing ng mga netizen. Eh set aside ang politika. Politika ang dahilan kung bakit napa-shutdown ang ABS-CBN. Now you know the pain of the 11,000 ABS-CBN employees. Their families, suppliers and loyal viewers felt in 2020 hashtag we never forget. Therefore, it is not the channel or frequency. It's all about the company. The content. The quality. The credibility. The people, the services. That's ABS-CBN. Matatandaan nga na noong May 4, 2020, natapos na ang 25 years na prangkisa ng ABS-CBN. Pero kahit pa man hindi naaprobahan makabalik sa ere ang network, patuloy pa din itong namayagpag sa ibang platform. Patuloy pa din nagbibigay ng world-class na mga palabas na inaabangan pa rin sa buong mundo. Kung luma o bago ka sa channel ko, hit mo na nga yung like at subscribe button. Kita-kits next video!